Okay, so maligayang pagdating sa aking YouTube channel guys, no? So ginawa ko itong video na ito guys para sa mga subscribers ko at sa mga viewers ko. So sa lahat ng nag-click ng subscribe at ng bell icon, ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyo guys, no? So thank you so much guys, mahal na mahal ko kayo guys. Okay, so simula natin guys, no? Okay, so share ko sa inyo to guys, no? Kung paano natin malock ang ating Facebook profile. So kung hindi man gumana sa inyo yung ibang way kung paano malock ang inyong Facebook profile, sa video tutorial na ito ay ituturo ko sa inyo yung ibang way kung paano ninyo malock ang inyong Facebook profile. Okay, so simulan natin. So para malock natin yung Facebook profile natin ay pwede tayong gumamit ng Facebook Lite or Facebook app, okay? So yung gagamitin ko dito guys ay yung Facebook Lite lang sa akin guys, no? Okay? So para malock natin ay magpunta tayo guys sa ating Facebook account guys, okay? So kung makita nyo guys, no, ito yung Facebook account ko. Okay, so kung makita nyo guys ay yung Facebook account ko ay hindi pa nalalock guys, no. So hindi pa siya malock. Okay, so para malock natin guys ay magpunta tayo guys sa settings. So para makapunta tayo sa settings, i-click lang natin to guys, no. Yung three lines na yan, okay? So i-click natin yan. Okay, so pagdating natin dito guys, ay ito yung lalabas guys, no? Sa baba guys, no? Scroll lang natin pababa. Makita natin guys yung settings na ito. Yan. So, sa settings, click natin yung settings na yan. Okay, so pagdating natin dito guys, sa settings, ay ito yung lalabas guys, no? So, kung makita nyo guys yung privacy checkup. Yan. So, i-click lang nyo yan guys, no? Para malock natin yung Facebook account natin guys. Or Facebook profile natin guys. Okay? So, ngayon guys, ang una natin gagawin guys ay ito yung unahin natin guys. Who can see what you share? Okay? So, i-click natin yan. So, dito sa who can see what you share, meron ditong tatlong kategori. Profile information, tsaka post in stories, tsaka yung blocking. Okay? So, yung gawin natin guys, i-click natin guys yung continue guys, no? Yan, click natin yung continue. So, dito guys, dito sa profile information na ito, makita natin guys yung email natin. So, kung ayaw nyo makita yung email nyo guys, so pwede natin i-only me yan guys, no? Para tayo lang mismo makakita ng ating email guys sa ating Facebook profile natin guys. Okay? So, sa akin guys, nakita naman nyo guys, no? So, kung naka-public yan or naka-friends or friends, so, mas maganda guys na igawin natin only me para maging private yung Facebook natin. Okay? So, dito naman guys sa birth date natin guys. Kung ayaw nyo guys makita yung birth date nyo, yan, pwede nyo yun siya guys, no? I-only me lang guys. Yan. So, nasa sign nyo na guys, no? Kung i-only me ninyo or friends of friends lang nyo yung makakita. Okay? So, dito naman sa baba na ito, friends and following na ito. So, sabi daw dito, who can see your friend list on your profile? So, sino gusto makakita ng friend list mo sa profile mo? So, next, who can see the people page and list you follow? So, sabi daw dito, sino pwedeng makakita ng page na pinapalo natin? So, dahil gusto natin maging private ang profile information natin or malak, gawin nating only me ang dalawang ito. Okay, so kapag nagawa na niyo yan guys, i-click lang natin guys no, yung next na ito. Yan. So, click natin yung next. So, pag-click natin ng next naman, guys, meron naman dito, guys, post and stories. So, dito sa mga feature post natin, so, dahil gusto nating i-private, guys, yung ating profile information, so, pwede natin gawin friends or only me lang. So, sa stories naman, dito sa stories na yan, sino gusto makakita ng mga stories mo, so, pwedeng friends or only me. So, nasa sign nyo yan guys, no? So, dito naman sa baba guys, limit past post. So, sino makakita ng mga dati mong pinupost? So, pwede natin ilimitahan sila guys, no? So, dahil nga gusto nating i-private yung profile information natin, so, pwede natin i-click to guys, no? Yung limit nito. Okay? So, kapag okay na yun siya guys, na set up na ninyo yan siya, ito yung tatlo na ito. Ito, tsaka yung picture post, stories, tsaka limit past post. So, pwede na natin i-click yung next na ito guys. Yan. Okay, so next na natin. Okay, so dito naman sa blocking guys.
So kung may gusto kayong ayaw niyong mga tao, so pwede niyong i-block yan sila, guys, no. Gamit ito yung add to blacklist list na ito, yan. So kung may i-block kayo, i-click lang niyo yan yung plus na ito, guys, ito. Kung may i-block kayo man mga hindi niyo gusto na mga tao sa inyong Facebook, so pwede niyo silang i-block para hindi niyo sila makita. Okay? So sunod naman natin, guys, ito yung next. So next tayo, click lang natin yung next. Yan. Okay, so pag-click natin, guys, ng next, guys, no, ay ito yung lalabas, guys, no. You're all set. Okay, so okay na yun siya, guys, no. Okay na yung profile information natin. Itong profile information, post and storage, tsaka yung blocking. Okay, so sunod naman natin gagawin ay review another topic. I-click lang natin yung review another topic na ito. Yan. So, click natin yan siya. Okay, so sunod naman natin, guys, no. Dahil okay na tayo dito sa who can see what you share. Ito naman sunod natin, guys, yung how to keep your account secure. Ito, guys, no. Ito naman yung susunod natin. Okay, so click natin yan siya. Yan, para ma-lock natin yung profile information natin or Facebook profile natin. Okay, so sunod naman natin yung continue na ito. Yan. So click natin yung continue. Okay, so dito naman, guys, no, dito sa turn on alerts na ito, guys, kailangan nating i-on to, guys, no. Ito siya, guys, no. Kailangan nating i-on yung Facebook, Messenger, email. Yan, tatlo yan sila, guys. Kailangan natin silang i-on. Kung sakalin naman may na gustong may mag-hack ng ating Facebook or mag-agaw ng ating Facebook account, so mag-notify muna sa atin, guys, no, bago sila makapasok sa ating Facebook account. So i-click natin to, guys, no. Ito yung on na ito, guys. Kailangan natin ma-on or ito yung turn on all. So i-click natin yung turn on all. Yan. Okay, so kapag naka-click na natin yan, guys, naka-on na yan siya, guys. Yan, tatlo na yan. I-click natin, guys, yung skip, guys, no. Okay, so dito naman, guys, no. Dito sa is your password private? So dito sa is your password private? So kung sa palagay niyo ay may nakakaalam ng Facebook password niyo, so pwede niyo siyang ipalitan, guys, no, dito mismo, guys. Yan. So kapag palagay niyo safe naman kayo, i-click lang natin, guys, yung skip na ito, guys, no. Yan. So click natin yung skip. Okay, so pag-click natin, guys, ng skip, guys, ay ito yung lalabas, guys, no. You're all set. Tsaka click natin, guys, ulit yung review another topic. Yan. So click tayo. So pangatlo na tayo, guys, no. So kita naman niyo, guys, may nakalagay na yan. Today, may naka-check na yan. Yan, may mga naka-check na. So pangatlo, guys, ito yung gagawin natin, guys, no. How people can find you on Facebook. So i-click natin yan siya, guys, no. Yan. So pag-click natin yan, guys, ay may tatlong kategory dito, guys, no. Friend request, phone number and email, search engine. Okay? So para ma-on natin yan or ma-private natin, i-click natin, guys, yung continue na ito. Yan. Okay, so dito naman, guys, no, sa friend request na ito, guys. Dito yan. So nakalagay dito your end control of who can send you friend request. So pwede niyo yung kontrolin kung sino makapag-send ng request sa inyo. So pwede maging everyone or friends of friends or only me. So dahil nga, guys, i-private natin, ay i-only me natin, guys. Okay? So kapag na-set up na niyo yan, guys, ay i-click lang natin, guys, no. Ito yung next na ito, yan. So next natin. Okay, so dito naman tayo, guys, sa phone number and email. So dito, sabi daw dito, choose who can lock up by your phone number and email. So dahil nga gusto natin maging private, guys, i-click lang natin 'to, guys, no. Yan, i-only me lang natin, guys, no. Yan, i-only me lang natin. Para walang makakita ng ating Facebook gamit yung ating number at yung email natin. Okay? Susunod naman natin, guys, yung next na ito. Yan. Okay, so dito naman tayo, guys, no, sa search engine na ito, guys. So dito sa search engine na ito, sabi daw nila dito, do you want search engine outside of Facebook to link your profile? So kung gusto naman nyo, guys, ma-search kayo via ibang platform, katulad ng mga Google, so pwede nyo siyang i-on, guys, no? Pwede nyo i-on or pwede nyo i-off. So nasa sa inyo na yan, guys, no?
Okay, so sunod naman natin guys yung next na ito. Click lang natin yung next na yan. Yan. Okay, so pag-click natin ng next na yan guys, ay makita niyo guys yung you're all set. So, ibig sabihin guys, naset na natin yung tatlong kategory na ito, yung friend request, phone number and email, tsaka yung search engine. Kapag naset up na natin yan, i-click lang natin guys yung review another topic. Okay? So, click natin yan. Okay, so pag-click natin ng review another topic guys, ay ito na yung lalabas guys, no? So, okay na ito siya, yung tatlo na ito guys. Yung who can see what you share, tsaka how to keep your account secure, tsaka yung how people can find you on Facebook. So, okay na yung tatlo na yan guys. So, kapag natapos natin yung tatlo na yan guys, i-back natin guys, no? Yan, i-back natin to guys. Ito. Yan, back natin yan. Okay, so i-back natin guys. Yan. So, pag-back natin guys, isunod na naman natin guys yung dito guys, scroll natin guys, no? Isunod natin guys yung audience and visibility. So, dito sa audience and visibility, i-click natin dito guys yung how people find you and contact you. Yan. I-click natin yan guys. Okay, so pag-click natin guys, no, ng how people find and contact you. So, ito yung lalabas guys, no. So, dito, una, who can send you friend request. So, pwede nating limitahan guys, no. Pwede nating friends of friends or pwede nating only me lang. So, nasa sign you na yan guys, no. Okay, so sunod naman dito, who can see you friend list. Sinong pwedeng makakita ng mga friend list mo. So, pwede friend or only me. So, nasa inyo. Kayo na lang bala, guys, no? So, ito, okay na rin. Tsaka ito. Tsaka, do you want search engine outside Facebook? Napaliwanag ko na yan kanina. So, okay na yan siya. Kung gusto nyo yung i-know. Sa akin, gusto ko lang ma-search. Kaya, na-yes ko. Okay, so, kapag okay na yan siya, guys, i-click lang natin yung back na to, guys, no? Nakasave na yan siya, guys. Yan. So, back natin yan. Okay, so isunod naman natin guys, no, yung followers in public content. So, i-click natin yung followers in public content na ito guys. Yan. So, click tayo dyan. So, hintayin lang natin naglo-loading siya guys, no. So, dito guys, sa followers in public content, dito sa taas, who can follow me? So, kung gusto nyo guys magkaroon kayo ng mga followers, so, kung ayaw nyo, i-click lang nyo guys yung friends. At kung gusto naman niyo magkaroon kayo ng mga followers, i-click lang niyo yung public na ito guys. Para magkaroon kayo ng followers button guys, no. Okay, so next naman tayo guys, no. Dito sa who can see the people page and list you follow. So, sino gusto makakita ng pinapalo mo na mga page. Okay, so nasa sign nyo na guys, no. Kung gusto nyo i-public or i-prince or i-only me. Okay, so next naman tayo dito guys, no, sa public posts and comments. So, kayo na lang bala guys, no, sa public and posts and comments. So, pwede kayong i-public, pwede nyong friends or friends lang. So, nasa sign nyo yung guys, no. So, next natin guys, no, public profile info. So, dahil gusto na natin ma-private yung profile natin, i-click lang natin guys, no, yung friends na ito guys. Yan. So, dito naman sa baba guys, off Facebook previews. So, basahin natin guys, no. Enable previews when your public group posts are shared of Facebook. Previews may include your username, your profile image, and any other content from your original post. So, sabi daw nila dito, kapag ang ating mga posts sa mga pampublikong groups ay ibinahagi sa labas ng Facebook, ay may isama ang pangalan natin or username natin sa pag-review ng ating post mula sa original na nilalaman ng ating post. Okay? So, sa akin guys, dahil gusto ko i-private guys, i-click ko lang guys yung off na ito guys, no? So, nasa sign nyo na yan guys, no? Okay, so, i-click natin back guys, no? Nakasave na yan siya guys. Click lang natin yung back na yan. So, next naman tayo guys, no? Profile and tagging. So, click tayo sa profile and tagging. Okay, so dito naman tayo guys, no, dito sa profile and tagging. So, una natin dito, ito yung who can post on your profile. So, dahil nga gusto nating i-private or i-lock yung Facebook profile natin guys. So, nasa inyo guys, no, or i-friends ninyo or i-only me ninyo. So, hindi makakita ang lahat guys, no.
pwede ninyong limitahan, friends lang or kayo lang or only me. So sunod naman natin guys yung who can see what your other post on your profile. So nasa inyo lang guys no kung i-friends ninyo or i-only me lang ninyo. Okay, so ang importante dyan guys ay hindi tayo makita ng lahat guys no. So dito naman sa allow others to share your post to their stories. So nasa inyo na rin ngayon guys kung yes or no kung pinapayagan nyo. Okay, so dito naman guys sa tagging. Yan, who can see post your tag in your profile. So kung gusto nyo makita ng friends niyo or kayo lang. So nasa inyo na rin yun siya guys no. Tsaka dito sa win your tag in post. Who do you want to add the audience of post they cannot already see it. So nasa inyo na guys no kung i-friends niyo or i-only me niyo. So dito naman guys sa baba dito sa reviewing na ito. So sabi nila dito guys, review tags people add to your post before the tags appear on Facebook. So sabi nila dito guys, i-review muna natin yung mga nagtatag sa atin na mga tao bago mag-appear sa ating Facebook profile. Kumbaga ay hingi muna sila ng permission sa atin bago natin silang papayagan na makatag sa ating Facebook profile. Okay? So next naman tayo guys no, dito sa review post your tag in before the post appears on your profile. So dito guys, kailangan natin i-review yung mga post na tinatag sa atin bago mag-appear sa ating Facebook profile. So para magamit natin yung feature na reviewing, kailangan natin i-on yung dalawang ito. Okay, so back tayo. So sunod naman natin guys, no? Ito yung active status. So click natin yung active status na ito. Yan. So kung gusto nyo guys na hindi kayo makita habang naka-online kayo, pwede ninyong i-on ito or i-off. So kapag naka-off to, ay hindi na kayo makikita na kayo ay naka-online or naka-active kayo. Okay? So yan lang guys no. Yan yung mga alternative way kung paano ma-lock or ma-private yung ating Facebook. Maraming salamat sa panonood. Sa mga bago pa lang sa ngayon YouTube channel guys no, huwag nating kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.